Yan. Mapulang-mapula. Matamis. Para sa mga matatandang nahihirapan magdumi, ito ang hinahanap nila, yung papaya. Bali, lahat ng mga taniman, ma'am, ay puro organic. Kapag may tananim, may aanihin. Yan nga sabi ng mga eksperto. Lalopat sa bayan ang sipag, tiyaga, at magandang diskarte sa pagsasaka. Tiyak tayo ay kikita. Ikaw ba ay mahilig sa tanim? Halin na kayo ating usapan ng mga step and procedure sa pagtanim ng papaya gamit ang makabagong pamaraan. Ngayon ating bisitahin ang Heriberta's Garden and Vermiculture. Ma'am, good morning, ma'am. Good morning. So bago ma'am ma-put up mo itong garden, ano ba ang pinagkaabalahan mo noon? Actually, I am a chemical licensed chemical engineer. So hindi ko nagamit yung pinag-aralan ko. Dahil mahirap naman maghanap ng trabaho. So, I engaged in palay rice trading. Mm-hmm. Pero, nag-start yung pandemya, hindi na ako makakalabas dahil senior citizen na. So, napag-isipan ko na mag-garden na lang. Kaya na buo ko itong integrated garden. So, ang pangalan ay Heriberta's Garden and Vermiculture. Yes. Anyway, farming is the best profession. No matter what you are, at the end, yung mga retired teacher, retired doctor, at the end, they will engage into farming. At nakita ko, ma'am, ay ang lupa ay walang kamatayan na uri ng investment. Yes. Kasi kahit ano man ang uri na profession mo, pag mag-retire ka, babalik ka talaga sa farming. Yeah. So, ngayon, yung iniisip ko is 61 years old na ako. Baka hindi ko na kayang magbuhat or magpil. So, I have to wait for 3 years. Magbunga na yung mga niyog ko. About 50 na puno. Mm-hmm. So, magsabi na lang ako kay Edward na kuha mo ako ng kolabo. Ikuha mo ako ng ganun-ganito sa kaibinta. Di at least may pambili na ako ng gatas. Yes, ma'am. So, bali... pinaplanuhan mo na mag-manage na lang ng farm at yung pila na lang ang gagawa para sa'yo. Kasi isa lang yung anak ko eh, umaasa lang naman siya, wala namang magandang trabaho. Kaya nasisiguro ko na dahil sa garden na ito, hindi magugutuman pati yung apo ko. So simula, nag-isip-isip ako kung anong magandang itanim sa 3,000 square meters kong palayan ito noon. So, itong papaya ay ang una kong napag-isipan at i-integrate ko ng mga ibang frutas kagaya ng guayabano, atis, lansonis, rambutan at saka dwarf na niyog. Paano ka ba nag-umpisa sa papaya farming? Nag-research ako kung ano bang magandang klase ng or variety ng papaya. And then I found out na yung Red Lady papaya is the best. So pagkatapos, ma'am, na naka-purchase ka na ng seeds sa Bio Online, ano naman ang next procedure mo? Nagpunla ako ng mga, ipinunla ko yung mga seeds. And then after a month, yun, itinanim ko na direct. So punta naman tayo sa land preparation, ma'am. Paano ba ang diskarte, ma'am, upang napaganda ang paglabo ng ating mga papaya? Nilinis muna. Then nilagyan ng... Pero pinararom ito, ma'am. Hindi, nang din ano na, mano-mano. Iskalon ng tao. Mm-hmm. Kaya nagkaroon ako ng malaking investment din. Tapos na malinis yon, gumawa kami ng hole. Then nilagyan ng organic fertilizers. And then itinanim yung, nilagyan ng plastic molds. At saka nilagay yung kunla. So, mga ilan ba ang edad ng ating mga siblings bago mo ilipat dito sa iyong area? 1 month old yung seedlings. Bakit na sa 1 month old, ma'am, ang edad ng ating seedlings? Para na maangat din siya doon sa lupa. Mm. So, bali, before ka mag-tanim dito, kailangan may mga nakasecure yung ating mga crops, naglagay ka ng mga drainage. Oo. Para ng purpose nito, ma'am, ay? Hindi siya malanta. So, may ano yun, may labasan ng tubig. May outlet na naman yung tubig.
kanilang... So either may mga masamang panahon, ay hindi basta-basta na maapawan itong ating mga pananim. Hindi siya maapawan. At saka naglagay ako ng mga bracing. Dahil pag mahangin, matumba sila pag walang brace na kawayan. At saka lalo na kung maraming marami ang bunga. No, tingnan natin mga kasaka. Napakahitik na hitik talaga ang papaya ni ma'am dito sa kanyang garden. Based sa iyong observation, mga ilang uri ba ang papaya? Ito bakla. Medyo mabilog at mahaba. Yung mayroon naman ibang babae. Pero mayroong lalaki na hindi namunga. So, bakla. Parang hotdog na mahaba. Parang hotdog na mahaba. Punta naman tayo sa new trait management. Ano ba ang mga iba mong diskarte upang mapaganda itong ating papaya? Ako'y gumamit ng organic fertilizer para magiging buhaghag yung lupa, hindi madali malanta yung papaya. Mahaba yung paggamit niya ng mga nutrients dyan. At saka, ang resulta is lalong matamis ang papaya. Yan ang mga comment ng mga customers ko. Bakit daw matamis yung papaya ko as compared yung sa papaya ng iba? So my explanation is that I am using organic fertilizers wherein may maraming calcium. Yung mga waste ng mga bananas, lahat nandyan sa aking vermiculture. Kaya mas lalong matamis yung papaya at saka long life siya. At saka strong yung malakas yung stem dahil marami rin calcium doon. Yung mga eggshell, sinasama ko yan doon sa aking vermiculture. Kung ganun ma'am, hindi ka nahirapan na maghanap ng mga organic fertilizer kasi ikaw na mismo ang nag-produce ng ganyang uri na compost. Yes. So, sa iyong formula ma'am, sa paggawa ng vermiculture o vermicast, ay maganda ang pag-prepare. Yes, na bumibili din ako ng mga cow dung para yung pagkain ng aking mga alagang vermis. Kaya nagkakaroon din ng pera yung mga bata. Natutuwa sila mag-ipon ng mga cow dung para ibinta nila sa akin at yun naman i-feed ko sa aking mga worms. At yung mga worms nagbibigay sa akin ng magandang vermicast. So maliban doon sa organic fertilizers, gumagamit ako ng vermity na pang spray. Mga fermented plant juice o kaya'y fish amino acid. Lahat-lahat na ng mga organic concoctions ay ginagamit ko dito. Kung ganun ma'am, makonsider natin na ang iyong farm ito ay totally 100% pure yes, organic. Yes. Wala tayong... Walang chemical fertilizer. Kaya kung kainin ma'am, napaka-healthy talaga. Healthy at saka matamis. Naglagay ka ng mulching. Ano naman ang purpose ito ma'am? Para hindi madali matuyo ng lupa at hindi tutubo yung mga damo. Dati walang damo pero ngayon dumami na rin yung mga damo kasi sa tagiliran. Hindi talaga namin kinuha yung damo noong napakainit ang tiyempo para na yung damo is makaka-help pa doon sa puno ng papaya. Pag-preserve ng moisture. Pero ngayon, kaya nga kung may mga tauhan ngayon para malinis namin, maganda-ganda naman tingnan. Mga ilang buwan ba bago magbigay ng bunga itong ating mga papaya? So, 4 months bago siya namumulaklak. And then, I have to wait na 4 months na naman at saka nag-start na hinog yung mga bunga. Start na harvest na mga hinog na bunga. So, bale, ano pala ang variety na ito, ma'am? Red Lady Papaya. So, mga kasaka, ito ang tinatawag natin na Red Lady Papaya. So, ito, ma'am, napaka pula na pula. Punta naman tayo sa cost and return analysis na iyong papaya. Sa kabuuan, out of this 150
na puno, gumastos ako ng 50,000 from land preparation up to the mulching and the application of these organic fertilizers. So, as of today, kumita na ng 150,000. So, less the expense na 50, then nagkaroon din ng net profit na 100,000. Kung gusto ninyo matamis at chemical free na papaya, punta kayo sa Heriberta's Garden and Vermiculture. Mura lang, tag 40 pesos per kilo lang. Mayroon din mga bulaklak, saging, o kaya ibang mga gulay. So makasaka, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel, Farming Ideas. At sa Facebook page ko na Bisaya nga Munguma. Atin naman alamin ang origin ng papaya. Ito raw ay nagmula sa Aprika at pinaniwalaan ng mga eksperto na nahulog ang hinog nito sa ilog. Tinangay ng tubig papunta sa karagatan at dinala ng alon sa kontinente ng Amerika at tumubo sa bansang Mexico. Binuhat ito ng mga Espanyol sa Pilipinas noong 16th century at pagdating ng 19th century ay kumalat ito sa buong tropical na rehiyon ng mundo. Ang tanim na ito ay kilala sa matamis at malabot niyang bunga na sagana sa minerals at bitamina tulad ng vitamin A, vitamin B, vitamin C, calcium, iron at magnesium. Hindi lang yan, may dalap itong medicinal value sa ating katawan dahil panama ito sa malaria, asma, ulcer, sakit sa puso at pamatay bulati sa bituka. Maliban dyan, pwede pa ito i-process tulad ng salad, acara, jelly, papaya jam, papaya candy, papaya wine at marami pang iba.